Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Pinas News Insider. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Pinas News Insider, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Pinas News Insider. At syempre huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Ito ang balita ngayon. Ayan. Trending ngayon sa mundo ng social media. Ang Teo Manoy balitang pag-alis ng Kongreso sa pondo ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Tila hindi makatarungan. Kaya tanong ng ilan, tambaloslos, gumaganti na nga ba? At panawagan ng taong bayan, ipalit si Rodante Marcoleta bilang House Speaker. Bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, hindi di umano makatarungan ang pag-alis ng Kongreso sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Lalong-lalo na nagagamitin ito sa proteksyon ng ating mga mag-aaral na mga kabataan. Ito mismo ang sinabi ng isang political analyst. Bakit mo naman daw pipilayan ang pondo ng mga ahensya na hawak ni VP Sara Duterte? Gayong napaka-importante naman daw nito. Tapos ang gagamitin pang dahilan ng Kongreso ay yung gulo sa West Philippine Sea. Na ayon sa isang political analyst, malabo di umano tayong lulusubin ng mga China. At kung mayroon mang awayan ay sa dagat lang ito mangyayari at hindi talaga papasok sa ating bansa. Dahil ang totoong malaking problema na kinakaharap ng ating bansa ay ang internal problem natin, kagaya ng CPP, NPA at NDF, na sinisira di umano tayo sa loob ng gobyerno. Importante rin daw itong West Philippine Sea, pero hindi naman nangangahulugan na isasakripisyo natin ang kaligtasan ng ating mga kabataan, lalong-lalo na ang mga mag-aaral. Ngunit tila nakapagtataka, bakit pinayagan ni Speaker Martin Romualdez na umikse na ang kongregista na mga makakaliwa di umano na siyang nanguna pa sa pag-alis ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Kaya niya pinayagan yan dahil yan ang galit na galit talaga. Apektadong-apektado talaga kay VP Sara yung mga yan. No, syempre, bilang kasama, diba, sa'yo, alam ko, unit team, diba, kasama si Romualdez. So, dapat isipinagtatanggol niya si VP Sara. No? Ang nakapagtaka lang sa kanya dati is okay naman sila, tapos ngayon, biglang nagkaganyan. Tapos lahat ng naiinis o antay kay VP Sara, yun ang kanyang pinapaboran. Diba? Bakit nagkagan? Sagutin naman natin ngayon. Maraming nagsasabi dahil sa eleksyon. Pwede nga siyang patakbuhin, no, sa mataas na posisyon. Diba? At syempre, kung susuportahan siya ng mga kinakampihan niya na galit kay VP Sara, yun ang inaasahan niya. Pero sa tingin niya ba, kahit kampihan niya yung mga yun, may magagawa ba yung mga yun pagdating ng eleksyon? Kasi siguro kumpiyansa yung mga yun dahil nanalo sila. Diba? Eh, ilan lang naman. Siyempre, kapag ikaw, congressman, kung ano lang yung lugar na hawak mo, yun lang naman. No? Sigurado ba na, o pagpalagay natin, naniniwala sila dun sa congressman nilang yun na binoto nila. Sa tingin ba nila, yung gusto nilang maging presidente is madidiktahan pa ng congressman na binoto nila? Hindi yan, malamang. Alam sabihin, o iboto nyo si ano, ha, ganito, ha, kasi kasama ko yan. Di ba? Iba-iba isip ng Pilipino. O meron nga dyan, o aabutan ng ano, boto mo ko, ha, buta na 1,000. O pagdating doon sa botohan, o iba isusulat yung pangalan. Bakit? Alam mo ba kung sino yung iboboto ko? Eh, pwede ako magsalita sa, oh, ibuboto ko yan. O pagdating doon, alam ba nila
kung sino iboboto mo. Pwede mo naman sabi, pag alis mo doon, binoto mo ba siya? Oo! Nilakihan ko pa nga sulat ko eh. Talagang binilugan ko siya talaga ng bilog. Di ba? Pwede kang gumanun. Tao pa rin ang mga nagdidesisyon dyan. Kung sino yung gusto nilang iboto, hindi sila pwedeng diktahan. Pagkatapos pa di umano nilang siraan si Vice President Sara Duterte ay pinasalamatan pa ng Speaker of the House mismo na si Martin Romualdez ang tatlong makabayan block na kongregista. Ibig bang sabihin nito na sumasang-ayon di umano ito sa pananaw ng magkakaliwang grupo dahil mukhang salungat yata ito sa mithiin ng unit team. Dahil alam naman natin na ang mithiin ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte ay ang magkaisa at walang lamangan. Puro kapakanan ng taong bayan ang inuuna at hindi pamumulitika. Kaya tila nanawagan ng marami sa ating mga kababayan na gawing House Speaker si Rodante Marcoleta dahil magaling at matalino si Congressman Marcoleta na lubos na sumusuporta noon pa man kay dating Pangulong Duterte at ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos na hindi naman lingid sa ating kaalaman ang kanyang kagalingan lalong-lalo na sa pagresolba ng mga problema. Oh, ba't hindi na lang kaya si Marcoleta yung ipalit kasi yun? Kaya mga katunay, sino gusto niyong maging speaker dyan? Bilang isang matapang at magaling na mambabatas at tunay na kaisa sa mithiin ng unity at ayon pa sa kanila, 100% agree ako. Si Dante Marcoleta ang ilagay bilang House Speaker. Kailangan maalis na yan si Speaker Martin Romualdez. Alisin na yan. Anay yan sa gobyerno at sa bayan. Papun na pabor ako na ipalit si Marcoleta kay Tambaloslos. Matapang, matalino at may paninindigan sa kapakanan ng taong bayan. Dapat lang po sana si Kong Marcoleta ang maging speaker. Matapang at the best talaga. Ang dami talaga naiinis kay Tambi, no? Grabe. Maligwak na ang Tambaloslos na sariling interes lang ang iniisip para mapalitan na ni Congressman Marcoleta na ang iniisip ay ang kapakanan ng taong bayan. Tama na mga Tambaloslos na yan at kasamahan nila. Go VP Sara, kailangan ka ng bansa at kailangan ng kapayapaan. Alisin ang mga politics na palpak. Dapat alisin na yan si Tambaloslos sa Kongreso at palitan ni Kong Marcoleta. Kung sino ba yung pinakalaos sa unit team ay siya pa ang pinakamagulo at maepal. Kala naman niya ay ubod siya ng sikat. Magiging speaker ba yan kundi kay PBBM? Yun, sinasabi natin, no? Kaya siya naging speaker. Marami din talaga tayong mga nakakausap na ganun. Kaya lang naman siya naging speaker dahil ano niya, pinsan niya si PBBM. Kundi niya pinsan, ganito. Pero para sa akin, no, si Kong Marcoleta is magaling din, no? Lalo na sa mga pakikipaglaban din sa mga karapatan. Lalo na sa Meralco, no? Talagang pinaglalaban niya talaga yung... Oh, pero okay din naman siya, no? Pero sa tingin ko, hindi naman basta-basta bibitaw din si speaker 'yan. No? Si ano, 'yan, 'yan si Tambi. And ko. Yan. Ayun si Mr. Real Talker na naman, no? Ito ang resulta, mga lords. Kapag, 'di ba? Kapag ang isang politiko ay nagpapapawgi lang. 'Di ba? You know what I mean? Yung hindi naman talaga yung focus niya ay magserbisyo at tumulong sa mga tao. 'Di ba? Kundi ang gusto niya lang maipakita is kunwari tumutulong, kunwari may ginagawa. Pero at the end, 'di ba? Hindi pa rin nasusolusyunan ang kung ano ang dapat solusyunan. Like 'di ba yung nangyari kay 'di ba yung nangyari, no? Kamakailan lang na ipinagmamayabang nila doon sa Cebu na pumunta pa talaga si Tambaloslos. Pinagmamayabang nila na 20 pesos per kilo na bigas daw. 'Di ba siya pa ngayon nag, 'di ba? Tagal na 'yan, 20 pesos eh. Hindi ko totoo, wala ka na talaga mabiling ganoon. Pag pupunta ka sa mga tindahan ng mga bigas, napakatataas na. No, kailan kaya yung 20 na yan? Siya pa ngayong nag... Pero alam ko yung sinabi naman ni PBBM, kung hanggat maaari gawin nating 20, kung hanggat maaari. Pero siguro hindi pa kaya ngayon.
Pero yung sinasabi ni Tambi, may 20 bigas. Timbang ng mga bigas eh. Pero, basahin natin. Just in. Agarang suspension sa pagbibenta ng 20 pesos per kilo na bigas sa lahat ng lungsod at bayan sa Cebu. Ipinag-utos ni Governor Garcia dahil sa paglobo ng listahan ng mga mahihirap na Cebuanos na pinahihintulutang makabili ng murang bigas. Yan, di ba? Ito ang magiging resulta kapag hindi nag-iisip, di ba? Yung talagang pabida-bida lang, yung pabibo lang. At yan ang ginawa ni Romualdez, no? Pumunta sila sa Cebu, pabida-bida siya na 20 per kilo na bigas. Di ba? Pero tingnan niyo naman ang resulta. Yan, di ba? Wag tayong magpabida-bida. Biglang inatas eh, no? Paasa. Di ba? Kung hindi natin kayang gampanan at hindi natin kayang i-execute hanggang sa huli. Yan ang mahirap eh. Ganyan mag-ano ka 20 tapos biglang magkakaganyan, no? Pinapaasa mo lang yung mga Pilipino. Siyempre sa panahon ngayon na tayo ay nasa krisis, lahat ay mahal ang mga bilihin. No, gusto nating makawala. Is wag nang mangangako ng mga ganyan. Kung mangangako ng ganyan, is dapat tuparin. Hindi yung bigyan ganyan tapos i-atras mo na lang. Nadidismaya lang yung mga Pilipino. Yung isip na nga, nagugulang tang na eh. Kumbaga, hahaluan mo pa ng ibang mga ganyan. Diba? So, ang nangyari lang is parang photo ops lang. Mm. Diba? Ang nangyari lang is media coverage lang. Pabida, gano'n. Diba? Nagpabidyo lang sa media. Pinabalita lang sa media. Picture-picture lang with media. Pero ang ending, ay nako, yan tayo eh, di ba? Kaya, mas pipiliin ko pa yung public servant na tahimik lang. Na hindi niya binibida yung mga tulong, no, na ibinibigay niya. No, hindi niya niyayabang. Tama. Bagkos, ang tao na mismo yung, di ba? Ang tao na mismo yung nagkakalat, no, sa mga magagandang nagawa mo. Oh, tama yun. Yung mga taong tahimik na tumutulong, yun ang magagaling talaga. At talagang yung mga ginagawa nila is totoo. No? Hindi na nila kailangang i-broadcast kung ano yung itinutulong nila. Kasi tutulong ka na lang, i-broadcast mo pa. Ano yun? Para ka lang nagbablog, tumutulong ka, tapos bino-broadcast pa. Diba? Ayan yung mga magandang mamuno sa bansa natin. No? Yung tipong mga tao na mismo nga, ang magsasabi na yung taong yan, ang laki nang naitulong sa amin yan. Samantalang yung tumulong na yun, wala siyang sinasabi. Diba? Wala siyang sinasabi, hindi siya nagpapamedia, hindi siya nagpapaano. Hindi niya ini-expose ang sarili niya. Bagkos yung mga tao mismo ang success sa ginagawa niya. Yun ang mga taong hindi nagpapabida. At kapag naupo sa mga posisyon, lalo na sa mataas na posisyon, eh maganda talagang mamuno sa bansa natin. Diba, gaya ni FPJ, may mga tinulungan siyang kapwa niya artista, no? Nung pumanaw si FPJ, halos lahat ng tinulungan niya, no, is nagsalita tungkol sa mga tulong ni FPJ na ginawa sa kanila. Na hindi naman sinasabi ni FPJ, hindi niya ikinukwento sa iba, lalong-lalo na nung artista pa siya o nung nasa media siya. 'Di ba? Hindi niya sinabi na tinulungan ko nga dati si ganto, si Romy Diaz, ganyan. Hindi, wala siyang ginaganoon. Bagkos sila pa yung nagpatunay sa tulong na ginawa ni FPJ sa kanila. No? Ganyan din yung ibang mga politiko na tahimik lang na tumutulong sa kapwa nila Pilipino. Yun yung magagandang iboto talaga, hindi yung masyadong nagpapamedia lang. Ganyan po dapat, 'di ba? Ikaw Romualdez, ayun, no? gayahin niyo po, no, yung pinsan mo. Gayahin mo si President BBM. Hindi mayabang. Oh. No, hindi photo op lang. Oh, ang daming achievement ni PBBM. Hindi niya lahat 'yon ipinagmamayabang. Bagkus nakikita naman natin talaga, no? Hindi pakitang tao lang. Gayahin mo si President BBM, 'di ba? Gayahin mo mga Duterte. Ngayon, ganyan sila, hindi sila nagmamayabang.
Tulong-tulong talaga. Oh, nung pandemic, 'di ba? Hindi pinagmayabang ni Duterte na oh, si kung ano, naano natin 'to dahil sa gantong ginawa. Wala ka na dinig kay Duterte hanggang sa matapos ang termino niya. Wala ka na dinig. No, yung pa lang is utang na loob na natin sa presidente natin eh. Dahil napatakbo niya tayo ng tama nung pandemya. Yun yung tinitignan ko kay ano FPRRD. Pangalawa siguro yung War on Drugs, yung naging payapa tayo, naging ligtas tayo sa lansangan, nabawasan yung mga kriminalidad. Pero sa akin talaga, ang pinaka-main ko talaga na nakikita sa ginawang pagtulong ng FPRRD, yung kasama natin sa pandemic, hindi niya tayo iniwanan. Hindi niya tayo nilaglag. Hindi niya inisip yung sarili niya. Bagkas inisip niya lahat ang kapakanan ng mga Pilipino nung panahon ng pandemya na yan. Ay nako, pinsan mo pa naman si President BBM, di ba? Ba't hindi mo yung gayahin, di ba? Huwag kang mayabang. Huwag kang kung ano-ano mga pinaggagawa mo. Diyos mio, ang tagal-tagal pa ng eleksyon. Pati ba naman ang pagtitimbang ng bigas ginagawa mo? Hindi na ako masasyak kung later or maging traffic enforcer ka. Ayun, natating natunghayan ang video na nagmula kay Pinas News Insider at syempre natunghayan din natin si Mr. Real Talker. Ayan ang mga katunay kayo. Anong masasabi nyo tungkol sa videong ito na ating binigyan ng reaksyon at napanood? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.